Ang importante sa inyo, kumita kayo ng kumita ng salapi at 90% ng kinikita nyo, binubuhos nyo sa dividendo at 10% lang binubuhos nyo sa reinvestment para sa mga pasilip pagbili ng mga kagamitan. Di ba, Mr. Agustin? Okay, Clark, go ahead, please. Okay. Thank you po, Mr. Chair and the honorable members of the committee. Thank you for allowing NGCP to express our side on this event. At 12 noon, prior to the tripping of PEDC, the system is in normal condition, meaning the voltages, the frequency, the loading levels of the transmission lines, our operating margin is sufficient, so normal. After the tripping of PEDC, the system remains stable. Normal po yung system, stable siya. Voltages, frequency are within limits, normal limits. Loading levels, wala tayong transmission line na overloaded. Clark, Mr. Yes. Clark Agustin, sinabi mo, 1206 stable. Yes, sir. Pinagit mo yung word na stable. And then, nung mangyari yung tripping, normal yung naging condition pa rin doon sa grid, tama? Yes, sir, after the tripping. Paano masabing normal at stable, eh nag-trip na nga? Opo. How would you consider, why would you use that word normal at stable kung nag-trip na? Kung nag-trip, so ibig sabihin hindi stable. Kaya nag-trip eh. Okay. Between 1206 hanggang 219, meron 2 hours window yon. Na you could have done something to address the problem, but you did not. Bakit? Opo. Sir, for 12, between 1206 to 1419, since stable pa nga po yung grid, normal limits ang voltage and frequency within the required. Wala po tayong overloaded na line. Walang tripping ng lines. Normal po. So, we did the normal dispatch, normal process, normal responsibility as system operations. As mentioned ka po ni PCPC, we advised them to adjust their MVAR output. Part po yun ng normal dispatch process. Kaya po kung makita nyo po itong graph natin, yung band, yun po yung normal range. So from 12 noon up to 2:19 p.m. na-maintain po natin within normal range. Pag po, during normal conditions. During normal conditions, hindi naman normal yung condition yan dahil di ba nagkaroon ng tripping? Sir, what we are saying po is based from this data, this shows that the system is normal from after 1206 to 1419. Mr. Chair. Okay, I'm not a very technical person when it comes to dito sa pinag-usapan natin, grid. Pero in layman's term, parang banggit mo normal condition. Hindi na nga normal yung condition na nagkaroon na ng tripping eh. Dapat nung makita nyo na magkaroon ng tripping, there must be a problem and then find out what is the problem para mabigyan ng solusyon yung problema bago pa man lumala. Dapat gumawa na kayo ng aksyon hanggang sa nagkaroon na nga domino effect. Nagkaroon na yung unang unit ng PEDC and then hanggang sa napasa na sa PCPC. Lumala nang lumala because wala kayong ginawa. Nakatunga nga lang kayo. Sir, tapos you still call that normal condition? So, sabi ko nga po, based on system parameters, normal yung grid. So, yung actions po namin is based from the normal dispatch process. Dictated nga po by PGCs. As mentioned po ni Transco, we need to maintain load generation balance, which we did. Yung regulate yung voltage, kaya nga po nag-instruct namin kay PCPC, as been mentioned by PCPC earlier. That's the normal process po. So, we followed the requirements of PGC as na nagmamandate po sa amin na gawin yon. And then we assess the system based nga po sa assessment normal. So, no need to, halimbawa, yung sinasabi po nilang MLD, hindi po namin gagawin kasi kung mag-MLD ka, magbabrownout na po sa panay prior nang walang nangyayari. So, last resort po kasi as per grid code din, yung MLD, kapag emergency conditions, doon ka po warranted to implement manual load wrapping. DOE, Onea. Pakisagot nga, tama bang pinagsasabi nitong taon to? Tama ba? Sige, kasi it's being very technical eh. Hindi ko masyado napapala. I'm sorry. Hindi din po ako, ERC po ako. Sorry, sa ERC. Opo. Hindi naman ako
di ba? Hindi din naman po ako technical, abogado po ako. Pero inaaral po namin. Is he making sense? I think that's the NGCP position po. We have difference in appreciation po nung, okay, nung situation nga po ng event. But part of the investigation that we are conducting is, one, whether the grid was still really in a normal state at that point in time. Considering that there was already a plant, a unit that was down on scheduled maintenance, uh-huh, and there's another unit that went down on unscheduled maintenance. Is that still a grid that's still in a normal state? So, ibig sabihin, meron na nga po kasi yung unit 3 ata na sa scheduled maintenance. Opo, scheduled po yun. Oo. So, habang yung unit 150 megawatts na sa scheduled maintenance, nag-trip yung unit 1 para sa kanila, stable pa rin. Yun po yung situation namin. Kasi po, I think yung parameters po na tinitingnan nila are just on the voltage and fluctuation. But the definition of normal state is provided in the grid code. There are 6 parameters. Okay, and for those are? Testing. One, the single technical na po ito, Your Honor. Single outage contingency criterion is met. Primary and secondary reserves are in accordance with the values established in the ancillary services procurement plan. Dun pa lang po, medyo napapatigil na po kami kasi po in the Visayas, there are the required level of reserves are not yet fully contracted. So wala pong even that parameter, medyo hindi po natin masasabing satisfied siya na masabi nating normal state po yung area na yon ng Visayas. Yun nga pong sinasabi kanina ng NGCP, normal and stable, paulit-ulit na lang parang mantra na sinasabi nila, normal, stable, stable, normal. So, as far as the AERC is concerned and DOE, mali yung pinagsasabi ng taong yan. Bine-verify pa po namin kasi sir, yung pong binabanggit po nila na frequency and voltage, yun po yung items 3 and 4 dun sa 6 parameters of normal state. Okay. So, tingnan po natin kung baka po meron silang ibang naging basihan para masabing all 6 parameters of normal state are actually present in that situation. Di ho ba nung malaman nila na meron unscheduled maintenance ginagawa doon sa isang unit ng PDC, Unit 3, nung nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ho ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor Treñas, si mga governor. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo dun sa Iloilo. Mandali kayo magsat-sat dyan. Ay importante sa inyo, kumita kayo ng kumita ng salapi at 90% ng kinikita nyo, binubuhos nyo sa dividendo at 10% lang binubuhos nyo sa reinvestment para sa mga pasili pagbili ng mga kagamitan. Di ba, Mr. Agustin?